Ngayon naman po ay dadako na tayo sa importanteng topic ng ating tutorial. Dito po kasi ay ide-demo kung paano sagutan itong tatlong magkakaibang klase na tanong. Ito po yung una, yung ano eh, yung simplify the following expression into single form. Ibig po sabihin eh, kung meron pong expression na maraming terms siya, kumbaga i-convert lang sa isang expression na isang term. Dito man po sa ikalawang tanong, expand the following logarithmic expression. Actually, ano yun? Parang binaliktad lang po ito eh. Kung dito po maraming term papunta sa isang term, dito naman isang term lang papunta doon sa maraming term na expression. Dito naman sa ikatlong tanong, sinasabi, use the properties of logarithm to determine the value of n in the equation below. Actually, ito pong tanong na to, para po siya sa simpleng addition and subtraction of logarithm. Kaya lang, may medyo naging komplikado lang talaga kasi yung anti-logarithm po rito. Ito yun eh. Instead na monomial siya, naging ano eh, naging binomial. Naging dalawa. Tapos, yung isa po rito na variable, yun pa po yung hinahanap eh. Yung letter N. Sige po, simulan ko muna rito sa number 6. Actually, dito po sa tatlong question na to, ang kailangan lang naman pong maunawaan muna, yung nilecture ko po ng una, yung properties of logarithm. Tapos, pagka napag-aralan yon, actually, madadali na lang po ito eh, kung magpo-focus lang talaga. Ang mangyari po rito sa number 6 ay log of 100 times 20, oops, times 25, over 250. Yung pong napapansin, lahat ng nasa numerator, puro po positive dito. Eh. Tapos yung denominator, na yung negative dito, napunta sa denominator. And then yung base dito, hindi ko na nilagay kasi common logarithm to eh. Automatic na 10 po ito. So, kaya po rito ay log of 100 times 20 times 25 sa tingin ko, tama, 50,000. Therefore, mayari po rito ay log of 200. Gawin na natin parenthesis. Ito na po yung final answer dito. Kasi 50,000 divided by 250 naman log 200. Mangyari po naman dito sa number 7, magiging log of 2, tapos 20. So, multiply lang yan, magiging log of 2 times 20 is 40. So, ito na po yung answer dito. Pagdating naman po rito, mangyari po ay log of a to the power of 3 plus log of b to the power of 2 minus log of c to the power of 4. Kaya lang, ito po mga anti-logarithm, yung tatlo, may mga power exponent eh. Ang gagawin po natin dyan, pagka ganyan, ibababa natin. So, kumbaga, magiging coefficient itong mga exponent na ito, no? Log mismo. Therefore, magiging 3 log of a plus 2 log of b minus 4 log of c. Ito na yung final answer dito. Therefore, ito, pagdating dito, magiging log of 15 to the base 8. Pagka hindi po common logarithm o natural logarithm, kailangan po talaga yung base mailagay rito. So, magiging minus ito kasi nasa ilalim eh. Minus log of 8 to the base 8. Kaya log of 8 to the base 8 is magiging 1.5. Therefore, magiging log of 15 to the base 8 minus 1. Therefore, ito na po yung final answer dito. Punta naman po tayo rito sa number 10. Mangyari po rito ay log of n minus 3 n plus 2 equivalent to, this is base 6 equals to, ito 1 to kasi parehas yung anti-logarithm at saka yung base. So kung 1 to, ito na rin yung logarithm. Therefore, mangyari po rito ay n minus 3
times n plus 2 equals to 6. Bakit naging 6? Kasi 6 to the power of 1 is 6. Therefore, ito products and factoring lang po ang kailangan matutunan. Therefore, n times n is n squared. Negative 3 times n is negative 3n. Then 2 times n is plus 2n. Negative 3 times 2 is minus 6, equivalent to 6. Therefore, ang gagawin mo natin, itong 6 na nasa right side, lilipat natin papunta sa left side. Therefore, n squared minus 3n plus 2n minus 12. Folks, ito magiging, kasi lamang yung n eh, magiging ganito na lang yan, minus n, minus 12. Yan. Therefore, ito po yung product eh. Ang kailangan natin mahanap is yung factors. Therefore, para mahanap yung factors ito, marami pong ano eh, paraan. Piliin ko na lang po yung trial and error method. Therefore, magiging n, minus subukan kong 4, tapos n plus 3 equals to 0. Tingnan natin kung talama. Kasi importante yung rito, mapalabas po natin na sakto yung middle term. Pag napalabas natin, ibig sabihin tama yung assumption natin na ito. Negative 4 times n is negative 4n. Positive 3 times n is positive 3n. So malinaw ho na lamang yung n, yung negative eh. Therefore, tama ho yung assumption natin. Kasi yung first tsaka third term, madali na lang eh. N times n is n squared. Negative 4 times 3 is negative 12. So tama talaga. Therefore, magiging value po ng n ay 2. Tapos, nn is equals to negative 3. So 2 po siya, isang positive, isang negative. So ito po ang isang mahalagang bagay pagdating po sa logarithm. Lagi po sa logarithm, binibigyan ng halaga ang positive number. Hindi po yung negative number. So ito pong n is equals to negative 3. Ang gagawin natin, i-recheck natin ito. So ang final answer po ay n is equals to 4. Ito naman pong 4, madali namang malaman eh kung tama ho ba o hindi. Kailangan lang naman i-substitute dito eh sa equation na to. Kasi equation naman siya eh. Pag sinabi natin equation, left side is always equals to right side. Or else, hindi masasabing equation yun. Therefore, para ma-check natin, to check. Tingnan lang natin kung tatama siya. Kaya nangyari po ay 4 minus 3 4 plus 2 talaga bang 6? So, question mark muna. Therefore, this is 1. This is 6. Malinaw na malinaw talaga kung 6 siya. Therefore, ito pong answer natin na n is equal to 4. Talagang siguradong sigurado. Patama siya. Sige po, hanggang dito mo lang po muna tayo. Mamaya po yung other example. Salamat po!